Ngayon po ay 12th linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang sumabay sa kanila. Inabot sila ng malakas na unos, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon. Ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad. "Guro," sabi nila, "wala ba naman sa inyo kahit mapahamak na tayo?" Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa lawa, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at ng gilalas. Wika nila sa isa't isa, "Sino kaya ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bakit ba kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y hindi pa rin kayo sumasampalataya? Merong tatlong katotohanan ng buhay ang ipinapahayag ng mabuting balita. Una ay ang simbolo ng lawa o dagat. Ang karagatan ay nababalot ng hiwaga. Minsan ito ay kalmado at malungkot. Minsan naman ay marahas, mapanganib at nakakatakot. Ngunit lagi po itong bumabalik sa dati, tahimik, kalmado at panatag. Ang ating buhay ay para ding karagatan. Minsan ang buhay ay mayroon ding malupit na pagsubok at marahas na kaguluhan. Mayroon tayong tinatawag na rough sailing sa paglalarawan natin sa magulong buhay. Sa ating paglalakbay o paglalayag sa karagatan ng buhay, sinusubukan tayo at minsan tayo ay nadapa at nabigo. Minsan naman tayo ay nagtagumpay. Napagtagumpayan natin ang mga pagsubok sa buhay. Mayroong mga pagkakataon na nahihirapan tayo at gusto na nating umayaw. Tinutukso tayo at minsan tayo ay bumigay sa tukso. Minsan tayo ay naligaw sa lawak ng karagatan. Ngunit anuman ang mangyayari sa atin, ang Diyos ay laging naghihintay sa atin. Nakatayo sa daungan, handang yumakap at tumanggap sa ating muli sa baybayin o sa dalampasigan sa ligtas na lugar. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay mas malalim pa kaysa karagatan. Ang kanyang pagpapatawad ay mas malawak pa kaysa tubig sa dagat. Tulad ng karagatan, ang pag-ibig ng Diyos ay mahiwaga. Ngunit totoo, malaki at malawak ang kanyang pag-ibig. Tulad ng karagatan na hindi masusukat, iniibig tayo ng Diyos hanggang matutuyo ang tubig sa dagat. Kaya tinatanong din tayo ng Panginoon, "Bakit ka ba natatakot? Hanggang ngayon ba'y hindi ka pa sumasampalataya?" Pangalawa, unos at bagyo. Ang bagyo ay puwersa ng kalikasan. Ito ay mapanganib, sumisira at nakakamatay. At walang sino man ang makakapigil nito. Kaya isipin mo kung paano pinapatigil ni Jesus ang malakas na unos at pinapahinto ang malakas na hangin sa pamamagitan ng pagsasabing, "Tigil at tumahimik ka." At ginawa ito ni Jesus hindi upang magpasikat sa kanyang mga alagad, hindi niya layuning pahangain ang mga apostol sa kanyang kapangyarihan laban sa puwersa ng kalikasan, kundi upang sila at tayo ay sumasampalataya sa kanya. Na pinapakita ni Jesus na kung mauutusan at sumusunod sa kanya ang unos at bagyo, mas lalo na ang ating mga personal storms and deepest troubles, mas lalo na ang pagtugon ng ating maraming pangangailangan at ang pagpapagaling ng mga sugat ng ating kalooban, mas lalo na ang kamatayan at ang pagpapalaya sa atin sa kasalanan. Kaya tinatanong din tayo ni Jesus, "Bakit ka ba natatakot? Hanggang ngayon ba'y hindi ka pa rin sumasampalataya?" Pangatlo, natutulog. Ang pagtulog ay pangangailangan ng ating katawan. Pagkatapos nating magtrabaho ng buong maghapon, tayo ay napapagod at kailangan nating matulog. At ayon sa aklat ng mga awit, chapter 4 verse 9, "In peace I shall both lie down and sleep, for you alone, Lord, make me secure." Ang pagtulog sa talatang ito ay nagpapahayag ng pagtitiwala sa pangangalaga ng Diyos na ang lahat ay inaasa natin sa Panginoon. Sa mabuting balita, natutulog si Jesus lulan sa bangka kasama ang kaniyang mga alagad habang sila ay tumatawid sa lawa ng Galilea.
Ibig sabihin, nagtitiwala si Jesus sa kasanayan at galing ng kanyang mga alagad. Nagtitiwala siya sa kanila at sa kanilang kakayahan na sa gitna ng unos at bagyo, siya ay secure and safe o ligtas. Na nagtitiwala si Jesus sa kanyang mga alagad na kaya nila itong malampasan, that they could weather the storm. At habang kasama nila si Jesus, wala silang dapat katakutan at wala silang dapat ipag-alala. Dapat nilang maramdaman ang kapayapaan at dapat nilang maramdaman na sila ay protektado. Kaya sa harap at sa gitna ng unos at bagyo, wala silang dapat ipag-alala, ipangamba at katakutan. Wala silang dapat ipagduda at ipanghihina ng loob. Natakot lamang ang mga alagad dahil sa kakulangan ng kanilang pananampalataya. Ngunit nang pinatigil ni Jesus ang malalakas na hangin at pinatahimik ang lawa, pinapakita ni Jesus sa atin na pinatitigil at pinatatahimik din ng Diyos ang mga unos at bagyo sa ating buhay. Hindi tayo babagsak, hindi tayo malulunod, at hindi tayo maliligaw sa karagatan ng buhay. Bakit? Dahil laging nandiyan ang Diyos para sa atin. Lagi siyang kapiling natin upang tayo ay iligtas sa kasalanan at sa kluluhan sa ating mga problema sa buhay. Kaya anuman ang mangyari, nananatili si Jesus sa atin. Sa gitna ng bagyo ng buhay, iligtas niya tayo. Sumampalataya lamang tayo sa Diyos at tayo ay kanyang alagaan. Kaya bakit pa ba tayo matatakot? Hanggang ngayon ba'y hindi pa tayo sumasampalataya? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.